Kaya kayo mga basher, mga trolls, kung masasakit na salita yung sinasabi niyo sa amin, hindi kami nakagraduate, mag-artista na lang kami, wala akong pakialam. Dahil sa trabaho kong to, napatapos ko ng pag-aaral yung apat na kapatid ko. Naalis ko sila dun sa bahay na maliit na nagsisiksikan kami. Kung nagawa ko, magagawa din yun ng ibang tao sa tulong ng ABS-CBN. Kaya sa NTC, bumubulong, dumudulog kami sa inyo na sana bawiin nyo na yung cease and desist order. Sana hayaan nyo na kaming mamahayag. Ay, sana ibalik nyo na ang ABS-CBN. Ako po si Kim Chu. Kapamilya. Salamat po. Ang laging binabato sa amin, law is law, law is law. Paulit-ulit, paulit-ulit. Hindi ka graduate ng law, huwag ka magsasalita. Eh kayo na nagsasabi sa amin kung graduate kami ng law. Graduate ka din ba ng law? May alam ka ba sa batas? May alam ka ba sa nangyayari ngayon? May alam ka, napanood mo ba yung Senate hearing ng ABS sa Senado? Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? So law, ibig sabihin batas. So kaya ginawa ang batas sa isang democratic country na kung nasaan tayo ngayon is para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit, ay pwede nang pala ikawang lumabas. So kung wala ka namang nilabag na batas, bakit ka ipapasara ng isang NTC na pag-aari ng gobyerno? Isang NTC na pag-aari ng gobyerno. Samantalang may ibang franchise channels, franchise radio station ngayon, I think 7, hindi nila pinasara, tanging ABS lang ang sinara. Yung 6 na yun, or hindi ko alam kung ano yung tamang number na na-expire na rin yung franchise, nag-ooperate pa rin hanggang ngayon. So, nasaan ang batas? Law is law.